Hello guys, magandang hapon. Welcome ulit sa ating channel, Wendell's TV. At narito na naman tayo ngayon guys sa ano, sa araw nito para sa isang tutorial. Kahapon nagbulsa tayo ng isang short pants ano. At ngayon naman ang ating tutorial ay pakita ko sa inyo guys kung paano tayo mag-sever. Ah, samahan niyo guys. Tara. Narito na tayo guys sa ating ano, sa ating lamesa, sa ating makina ano. At ito yung ginawa natin nung nakaraang upload guys, yung pagpapakit ng short pants na ito. At ang kailangan lang guys ito, katoto. Zipper ply at double ply. Ang iba dyan nito guys, pagka gumawa nitong zipper ply, nilalagyan to ng pilon na dikit ano para magkaroon ng maganda ang ano yung zipper ply niya. Ang ginagawa ko naman ito, minsan nilalagyan ko siya guys ng pilon pero hindi pilon dikit ano ang nilalagay ko. So ngayon ano pa lang naman to, tutorial. Di na lang natin lagyan guys para makita niyo lang yung proseso. Kayo na ang bahala mag-improve noon guys kung ano yung maganda para sa inyo ano. Kung mas maganda kung lagyan niyo ng pilon dikit ano. Pero kung hindi naman katulad ng mga maong ang inyong gagawin, wala nang pilon yun guys. At ito guys sa ano, sa normal na pag-zipper, kailangan naka-overlock to, paikot dito. Ha? Tapos itong double ply, dapat naka-overlock din yan nandito. So, katulad ng sabi ko dahil tutorial lang naman ito, kasi kung gagawin ko pa guys doon sa aking overlock, magtatagal tayo. At baka mainip kayo guys, iwanan nyo ako. Kaya ang gagawin ko, ano na lang guys, direkta na lang. Pero ganun pa rin ang proseso nun guys. Pagka kayo naman ay bumuo ng isang short or pantalon, kailangan nyo talagang i-overlock. Pero ngayon dahil tutorial lang ito, ay i-direkta na natin guys ano? Ito ang ating double ply, ito ang ating zipper ply, at ang ating zipper. O yan, nagtaka na naman kayo. Sabi nyo, puti yung ginagawa ni kuya, bakit ngayon itim yung zipper? mali yan guys, mali talaga itong ganito. Dapat ang puti din ang ating zipper. So ngayon, dahil wala tayong available na puting zipper, so dahil tutorial lang naman ito, ito na lang ang gamitin natin guys. Pagpasinsyaan nyo na yung gagamitin natin ha. Pero ano naman, kung ano yung puti at itim, pares lang yan guys kung pagtuturo sa inyo kung paano mag-zipper. So, yan, sabi natin. At ang ating lalagyan ng zipper guys ay yung lip side, no? Ito yung right side, ito yung lip side ng body. So itabi natin ang right side, yung lip side ang gagawin natin. So sabi ko nga sa inyo, pag sa normal naman ng pagbuo ng isang shirt or pantalon, kailangan talaga guys i-overlock nyo yan, overlock nyo yung mga gilid-gilid niyan para hindi magkaroon ng nisnis. So ulitin ko naman na yung gagawin natin ay tutorial lang naman, hindi ko na i-overlock para hindi tayo magtagal, para hindi nyo ako iwanan guys. At tingnan nyo maigi guys kung paano mag-zipper no? Kasi ito pa curve yan guys po. Huwag kayong mag-zipper dito, huwag kayong maglagay dito ng zipper ply dito no? Dito kayo maglagay guys bago mag curve. Straight yan guys, yan. Bago mag-curve, dyan kayo maglagay ng zipper. Tingnan nyo maigi guys. Yan. Ito ang ating zipper ply. Lalagay natin dito. Tingnan nyo maigi guys. Oh. Bago siya mag-curve, nilagay ko na ang zipper. Kita nyo guys, yan. At sana nakita nyo guys. Dyan natin ilagay siya. Tapos, sa normal na zipper ng pantalon guys, diretso to. Diretso ang gagawin yan. Pag ganun. Diba? Kasi, ano yan eh. Maintindihan nyo rin ako guys, balang araw. Sa ngayon, ang ituturo ko sa inyo, yung ginagawa ko sa, ano, sa pang-slack na pag-zipper guys. Yan. Ang gagawin natin eh, huwag nyo i-diretso guys, ang pag ano dito ha. Kailangan may ano, yan, may allowance ng, yan o.
Parang half inch, guys, half inch. Diyan yung isimula yung inyong ano, yung inyong karayom ano, diyan yung ilagay. Yan, ilaw tayo ng konti, yan. Yan. Tapos huwag yung hilain to, guys. Huwag yung hilain tong zipper ply. Ang hilain nyo ng konti ay yung body. Yung body, ha? Hila ng konti. Konti lang, guys, konti. Yan. At yan, sabi ko sa inyo kanina, guys, hindi ko dineretso ng buo, di ba? May ano siya, may hindi siya sagad. Ang purpose niyan, guys, is ano yan? Dito mo siya gugupitin ngayon doon sa pinaganuhan mo. Hindi din sa dulo, hindi ganoon, ha. Hindi dito. Kundi dito sa pinagsimula ng tahi mo. Cut mo siya. Ang pag-cut naman ito, guys, wag malaki. Kailangan hindi siya aabot doon sa tahi mo ng sinulid ano ng makina. Wag siyang aabot doon. Malapit lang, guys, malapit. Yan. Tapos ang gagawin niyo, guys, pag nalagyan na ng nuts, ibaliktad iano natin, itupin natin ng ganon. Yan. Tapos mag 116 tayo, guys, dito sa mismong zipper ply, hindi sa body, ha, sa zipper ply. Tapos yung nakaawang na yan, pabayaan mo lang yan, guys. Diyan ka pa rin magsimulang mag tahi dito, ha. Huwag dito sa may dulo. Dito lang sa may pinagsimulan mo kanina. Yan. Lak mo lang konti. Tapos 116. Tingnan nyo maigi, guys. Para pag ano, pag hindi nyo naman masabayan, ulitin nyo lang yung video natin. At ito na yung ating zipper. Pagpasinsyahan nyo na ang ating zipper, guys. At wala tayong makuhang available na puti. Yan. Yung pinakadulo nito, guys. Yan. Huwag nyo masyadong idikit ng ganon. Ano nyo siya, guys. Kumbaga, yung itong may silver na ito. Itong may silver. Itaas nyo lang ng konti dito, guys, sa dito sa pinakadulo nito. Taas nyo lang konti. Konti lang. Konti lang, guys. Yan. Tapos, itong dulo, itong gilid nitong zipper, ganun din sa gilid nitong zipper ply natin. Itong zipper ply, guys. Yung zipper ply na yan, kung makita nyo ito, dyan lang din ang gilid niya. Gilid nyo lang. Yan. Tapos lock. Tapos pagdating dito, pagpasada mo, pagdating sa gitna, huwag mong idiretso, naka-straight dito, guys. Naka-straight. Kailangan igano mo siya ng konti, guys, pagdating dito sa dulo. Yan. Kung nakita nyo, sana nakita nyo, guys, para ma-ano nyo. Medyo, ilabas nyo siya ng konti, guys. Ilabas nyo ng konti yung zipper. Mga siguro, mga 1/4. Pwede na yan. Mga 1/4, guys. Yan. Tapos diretso ulit. Yan. Nakita nyo, guys, yung tinukoy ko. Dito kanina, straight. Isabay dun sa side ng zipper ply. Pagdating dito, guys, kung nakita nyo, naka, ano yan, naka, nakalabas ng konti, ng 1/4 or, ganun lang, guys, diba? Okay, kung sana nakita nyo, guys. Pagkatapos nun, yan, igaganun nyo lang, guys. Yan, pagkaganun, diba? I-fold nyo yung ganun, yan. Yan. Ang gagawin natin, guys, outline. Mag-outline tayo ng zipper. Tapos yung ginawa natin kanina dito, yan, oh, ganun mo. Ilabas mo gano'n yun. So, may parang ano na siya, guys. May parang pa-little L, ano. Yan. Ganyan lang yan, guys. Tapos, sagod nyo lang na maigi. Relax nyo yung pagka-zipper. Kailangan maayos. Yan. Walang magiging hilaan. Yan. Tapos, ang iba, guys, nilalagyan nila to ng guhit ng para sa G-curve. Ang aking guess, dahil nasanay na tayo, i-ano ko na lang, guys, pagdating dito, straight, tapos i-curve ko. Tingnan nyo maigi, guys, ha. So, pagdating dito, huwag i-treatso ng ganun kasi matatapakan nyo to, guys, yung zipper. Ang gagawin nyo yung zipper, dahil yan, nakabuka yung zipper, guys, eh, nakabuka. Ang gagawin nyo dyan, yung isa, yung dito, ito yung i-tupi nyo, tupi. Para hindi yan madaanan, guys, pag daan ng ating karayom. So, diyan ka magsisipper ngayon pag ganun. Pag ganun muna, guys, paliko ng konti. Ayusin nyo lang ang pag-curve, guys. Tingnan nyo yung mga yaring pantalon dyan. Ganun ang pag-curve. Kaya sa una lang naman yan, medyo mahirap. Pangalawa, pangatlong gawa nyo, guys. Okay na yan. Tingnan nyo, guys, ha. Yun. Tingnan nyo, guys, oh. Dahil tinupi ko siya kanina, ito. Hindi siya nadaanan. Hindi siya napasadahan itong
kahit natin ano, kasi tinupi natin eh. Yeah, pwede nang i-ganon yan, guys. Yeah. So nakita nyo. Sana nakita nyo, guys. Okay yung hagod niya. Plain. Alam nyo, guys, kung bakit nakaganito to? Kasi pag pinaris mo na yan, guys, sa kabilang side. Yan, yan ang magiging parang ano, guys, eh, yung hanggang diyan yung tahi mo para maging maayos. Paliwanag ko yan sa inyo, guys. Ito. Pagkatapos nung na-ganon niya na, sa kanya na ilagay yung ating double ply. Yan. Ang paglagay naman ng double ply, guys, ganito. Yan. Huwag nyo ilagpas doon. Huwag nyo ilagpas doon. Alam nyo itong zipper na to. Yan. Tapat nyo lang yung ganon. Ha? Tapos dito kayo, sa loob kayo mag ano. Yan. Kasi sa akin, normal na. Madali na lang sa akin yung, guys. Igaganon ko lang, oh. Yan. Kung nasaan yung zipper, ganon ko lang. Tapat ko lang dyan. Tapos, magpapasada na ako, guys. Ng ano. Ng ating... Yan. So, meron na tayong ano, guys. Meron na tayong zipper, ano. At sa pabrika, by operation lang kasi dun, guys, eh. Iba ang nag-outline, iba nagsi-zipper, iba rin ang nagko-combine. Ang gagawin ko, guys, dahil wala naman akong back body, ang front na lang ang gagawin ko para maipakita sa inyo na magkarugtong na ito. Ha? Itong nakita nyo, guys, walang overlap. Mali to, guys. Dapat nito may overlap talaga. Kaso tutorial to, kung mag-overlap pa tayo, lalo tayong magtatagal, guys. Sigurado, iiwanan nyo ako sa ere. Sayang naman yung magiging pagod ko, guys. Magsasalita dito, tapos iiwanan nyo na pala ako dyan. Kaya ito, pakita ko sa inyo kung paano mag-combine ng zipper sa magkabilang side. Ano. Ganun lang, guys. Tapos tupi mo lang to ng 1/8. Yan. Tupi mo lang, guys, ng 1/8. Yan. Tapos itapat mo siya dito. Yan. Ang pagtapat niyan, guys, ganyan. Huwag mong ipantay dito. Huwag mong ipantay dito, guys, sa itong dito. Huwag mong ipantay dito sa kabila, no? Ang gagawin mo, guys, ang ano siya, abanti siya. Nakaakyat ng konti ng mga kahit 1/4. Ha? Kasi ang center niyan, guys, wala dito. Nandito ang center, eh. Yan. Iakit mo lang siya ng konting 1/4. Tapos ilapit mo siya ng konti sa zipper. Yan. Tapos dito, katulad sabi ko, itupi mo siya ng 1/4. Pagdating dito sa ano, dito sa may silver niya, guys. Diyan hanggang diyan lang yung 1/4 mo. Tingnan niyo maigi, guys, ha. 116, guys. 116 ang pagtay dito. Yan. Pagdating diyan, ang gawin niyo, guys, itong tinupi niyo, iganon niyo. Ibukan niyo nang ganun. Yan. Yan, nakabuka, guys, yan. Hindi siya naka-fold. Doon lang hanggang doon lang siya sa may silver. Sana nakita nyo, guys, para ano. Yan. Ganun ang ginagawa ng ano, ng mga ano, guys, yung tawag nun, yung mga zipper sa maong ano. Kasi pag tinahin nila yung, guys, diretso nang ganun yan, eh. Ngayon sa atin, dahil islock to, wala naman tayong back body. Ang gagawin nila natin, guys, parang zipper ng katulad nung ano, ng sa maong. Pero iba yun, guys, ang proseso ng maong ano. At pagpasensya nyo na, guys, kasi wala tayong complete na ano, eh, na back body. Kasi ang akin lang talaga, i-share ko sana sa inyo kung paano lang ang pagpakit. Pero tuloy-tuloy na ito. At nakita ko pwede mag-zipper nang siguro tayo. Tinan nyo, guys, paano ko ginawa, oh. Yan, oh. Nung pinold ko siyang ganon. Yan, guys. Yan, nung pinold ko siyang ganon, guys, yan, diniinan ko siya dito. Diniinan ko siya para hindi gumala, ano. Pag diin, babaliktad ko siya. Yan. Tapos, makita ko, guys, yung ito, itong dulo ng zipper. Yan. Kita, sana kita nyo, guys, para natutunan nyo, mga, ano. Nasunod siguro, guys, na ating video, gagamit tayo ng, ano, cameraman para ma-zoom talaga, makita nyo, guys, yung ating, ano. Yan, lock lang yan, dyan, ganyan. Ganun siya kasimple, guys. Ganyan lang kasimple. Yan, oh. Okay na. Kung sa maong, lalagyan pa nila to, guys, ng ano, ng 116 dito. Or 1/4 pa nga. Ang iba naman, double. Yan. Ganun lang yan, guys.
So nakita nyo guys, sa ano kasi sa maong, ang maong kasi guys, yung outline pa lang nagagawin noon ay double na, ang tahe, no? At ganun din dito sa Cruz, gagawin nila noon double na. So madali na lang yan guys, pasadahan ano. Kaso parang isla kasi ang ginawa natin guys, dahil sa ating bulsa yan. Maganda ang magiging ano yan guys. So ayan, meron naman tayong bagong natutunan kung paano mag-zipper ng ating short or pantalon. Ito yung ginawa natin kanina guys na pag-zipper. Ha? Yan. Kailangan maganda yung pagkahagod guys ng ating zipper. So, ganun pa man. Okay, nagpapasalamat guys at sinamahan nyo ako sa aking tutorial ng paano magkabit ng zipper. At talagang nagpapasalamat ako guys sa inyo, sa ating mga subscriber. Kahit na kakunti pa lang tayo guys, ay salamat sa inyong panonood at pagsuporta ng ating channel. At kung pwede guys, pakishare nyo ang ating video ano, para marami guys ang makakapanood ng ating video at maging kapulutan nila guys ng aral ang ating tutorial na ito ano. Hanggang dito na lang guys, hanggang sa muli. Abangan nyo ang aking susunod na upload ng aking video patungkol sa tutorial ng ating mga short or pants or kahit ano guys. Ha?